pinapag-aralan ninyo kung ano ang pahulugan ng pasasalamat. At ano yung entitlement mentality. So, sino ang makapagpasabi kung ano yung pasasalamat? Sino ang nais mag-relay kung ano yung pasasalamat? Si Chanuel, ano yung natutunan mo tungkol sa pasasalamat? Pagbibigay respect. How about the others? Ano yung pasasalamat para sa inyo? Ano yung natutunan niyo tungkol sa pasasalamat? Lisa. Okay, isa siyang special na virtude. Bakit isa siyang special na virtude? Bakit kaya? Okay, Hannah, stand up. Okay, so isa yung moral na gawain. So isa siyang special number two. So if we say pasasalamat, ito ay mahalaga. So sa araw na ito, aalamin natin kung ano yung benepisyo kapag ginagawa natin ang pasasalamat. Sino ang makabasa sa una? O kabanos? Okay, ang benepisyo sa kalusugan, sa matutukoy. Next is? Okay, and the last one is? Manobis? Nakakagawa ng hakbang pasasalamat sa kapwa. Okay, nakakagawa ng hakbang pasasalamat sa kapwa. Okay, so yun ang ating dapat alamin sa araw na ito. Sunduin ang mga benepisyo. Next is sunduin ang bawat benepisyo. At ang lahat, at ang yung huli ay nakakagawa kayo ng hakbang para makapagpasalamat. Okay, meron akong larawan dito. Ito yung pangyayari tungkol kay Jesus. Yung hindi ko pa siya sa lupa. Ito yung panahon na kung saan ay Pasko. May sineselebrate sila isang Pasko. Then, natagpuan niya ang sampung sakitin. Ang kanilang sakit ay keto. Or, sa English, may tawag ito yung leprosy. Ang tawag. So, yung skin mo ay nagkakasugat-sugat na hindi na siya gumagaling. So, para kang buhay na bangkay. Kasi parang naaagnas. So, yun ang sakit ng sampung tao. So, nang makita nila si Jesus Christ, dahil alam nila na sila ay may faith kay Jesus Christ, tinawag nila ito at minais nila na. Pero, sa malayo lang sila, so kung nakita nyo sa picture, di ba, malapit ba sila kay Jesus? Hindi. So, nasa malayo lang sila. Bakit kaya malayo? Dahil nakakahawa ang sakit na keto o leprosy. So, nasa malayo lang sila. So, nang nakita nila si Jesus, tinawag nila ito dahil gusto nila na gumaling. Dahil sila ay may faith kay Jesus Christ. So, sinabi ni Jesus Christ kasi sa panahon ng mga Judeo o sa panahon ni Jesus Christ noon, ang masasabi na ikaw ay magaling or ikaw ay malinis, yung mga saserdote lamang. So, sinabihan sila ni Jesus Christ na pumunta kayo sa saserdote upang sabihin na kung sila ay malinis na. So, dahil sila ay may faith kay Jesus Christ, sila ay
pumunta sa mga saserdote. At nang sila ay palakad papunta doon, nakita nila na ang kanilang sakit ay unti-unting nawala. At nang malapit na sila sa templo, nakita nila na sila na ay totally na gumaling. So, nang nalaman nila na sila ay gumaling, sila ay nagsaya. Ngunit, may isa sa kanila na hindi lang siya nagsaya. Siya ay hindi dumiretso sa saserdote. Siya ay bumalik kay Jesus Christ. At siya ay umupo at nagpasalamat sa ginawang pagaling ni Jesus Christ sa kanya. So, yun ay isang gawain ng pagiging mapagpasalamat. Diba? Siya ay bumalik. Malayo na. Malayo na siya kay Jesus Christ. Pero siya ay bumalik para mapagpasalamat. So, ano kaya yung naging feeling niya na pagkatapos niyang mapagpasalamat? Feeling na ginawa niya ang pagiging mapagpasalamat. Sa kayo, kung kayo ay nagpasalamat, ano kaya ang magiging feeling niyo? Maging masaya. Ano pa? Anybody, kung kayo ay nakapagpasalamat sa isang sa bagay na ginawa sa inyo, ano ang iyong mararamdaman? So, kayo yung nagpasalamat. Anong mararamdaman mo? Ang sabi ni Lisa, maging masaya. Masaya yung feeling. May iba pa bang feeling? Na anybody? Ano pa ang magiging feeling? How about Jamaica? Kung ikaw ay nagbigay ng pasalamat, ano ang magiging mararamdaman mo? Okay, kaginhawaan at kaluwagan sa dibdib. So, yan ay isa lamang sa ating mararamdaman. Pero may iba pang mararamdaman natin kung tayo ay mapapasalamat. So, mga benepisyo. So, ito yung mga benepisyo na maaari nating mararamdaman. So, mga benepisyo sa pagpapasalamat. E, ano kaya ang mga benepisyo ito? Orisa. Ang pagkalaan ng... Ano tayo?
antibodies. So, nagpo-produce siya ng maraming antibodies. So, therefore, ang katawan natin ay ano? Okay, correct. Ang katawan natin ay malusog. Okay, next. Ano naman ang next? Abalye. Okay, magkaroon ng depression. So before that, ano yung depression? Ana? Okay. So, ayon dito, ang depression ay kombinasyon ng panlulungo o lubhang patalungkol. So, kapag tayo daw ay mapagpasalamat, anong nangyayari? Anong nangyayari kapag tayo ay mapagpasalamat? Ha? Anong nangyayari? Ayon sa ikalawang binitisyo. Nagkakaroon ng depression? Iwas ng depression. Nakakaiwas sa depression. So, hindi ka madi-depress kapag tayo ay mapagpasalamat. Mapagpasalamat. So, hindi na, so, kukunti na lang yung instances o yung percentage na maging depressed tayo. Okay, next. Ano yung pangatlo? So, ito ay physical pa lang ha, at emotional. Okay, ano yung pangatlo? Chanwell. Ang pagiging mapapagpasalamat ay hindi kaya upang maging maayos sa sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo at bosley. Okay, anong ibig sabihin nito? Sino ang makapagpaliwanag? Ha? Ang pagiging mapagpasalamat ay naghihikayat upang maging maayos ang sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo at pulse rate. Alam niyo ba kung ano yung presyon ng dugo? Ha? Ano yung presyon ng dugo? Sino may alam? Anybody? Bawa. Ano yung presyon ng dugo? So, yung gaano ka taas o kababa yung pressure o yung pagdaloy ng dugo sa yung katawan. So, yan is pressure. How about yung pulse rate? Ano yung pulse rate? Ah? Ano yung pulso? So, ano yung, saan galing yung pulso? Ah, yes? Okay, sa puso. So, kung gaano kabilis ang pagbitis ng iyong puso. So, yun ang pulse rate. So, anong ibig sabihin? Kapag tayo ay magiging mapagpasalamat, naghihikayat upang maging maayos ang sistema ng katawan. So, ano kaya ang maaaring pressure ng ating dugo? So, meron akong chart dito ay mapagpasalamat. Normal, elevated, high blood pressure, stage 1 or stage 2 or hypertensive crisis. Kapag tayo ay mapagpasalamat. Saan dyan? Okay, maaaring normal o ang ating blood pressure. Dyan ang ating category. So, hindi masyado umaabot ng 120. So, 120 pababa ang systolic, then 80 or less ang diastolic. So, yan ang ating pressure. So, maganda ang presyon ng ating dugo. Next is ang apat. Yes, tadle. Nagiging mas malusog ang mga katawan at mas mahusay sa mga gawain ang mga
Okay, anong ibig sabihin niya? Sino ang makapagpaliwanag? Sino ang makapagpaliwanag? Yes, Jamaica. Okay, mas malusog. If you say malusog, healthy. Ha? Healthy. Healthy. Kapag healthy, sakitin ka ba? Hindi. So, hindi ka madaling nagkakasakit. So, kaya mong gawin ang almost lahat ng bagay. Okay, next. So, ang panglima. Okay. So, ano pala? If you say benefactor ng mga donated organs, so yung nagbibigay ng mga organ, no? It's either yung dugo or other organ natin sa katawan. Ano ang maaaring benepisyo kapag ang nagbigay nito sa'yo ay mapagpasalamat? Ayon dito. Mas? Bilis gumaling. Hindi, mas madaling gumaling. So, mas mabilis. So, kung ang nagbibigay sa iyo is mapagpasalamat, mas magaling. Okay, next. So, benepisyo sa buhay. So, yon ay benepisyo sa ating katawan. Ngayon, benepisyo sa buhay ay ang kay Sonia Lebron's Psychology sa University of California. Okay. So, una, sino muna magbasa? Okay, number two. Nagpapataas ng halaga sa sarili. Number three. Okay, number four. Then, number five. Okay, so, meron ka ba? O na pa? 6, 7, and 8. Tumigil sa tao na mag-reach na inikipin sa iba. Okay, tumigil sa mga tao na mainikipin sa iba. Next! Hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. Okay, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. Another! Ano din? Tumutulong ang panghindi masanay sa pagkakilig. So, yan ang walong benepisyo. No? Outside na. So, kung titingnan ninyo yung paano tayo makikihalubilo sa ibang tao. Okay. So, ngayon naman, meron tayong gawain. Tingnan ninyo ang yung batang andyan lang sa tabi dahil masakit.
So, random na isip ni Sharon na swerte pala siya dahil meron siya mga malulusog na. No? Then, so lahat ng ulan noon, lahat ng bagay na kahit na sa tingin niya ay mahirap, tinitingnan niya doon ang kung ano yung beneficial sa mga bagay. So naging mapagpasalamat siya. So halimbawa, maraming gawain sa bahay. Sinabi niya, dahil maraming gawain, dahil marami silang maraming naibibigay sa kanila. So, maraming hugasin dahil maraming silang kinakain. So, kailangan niyang gastusin kailangan na bumili ng gasolina dahil sila ay may sasakyan. Hindi na sila kailangan maghintay ng mga iba pang mga sasakyan para masasakyan. So, si Sharon Hayes ay nagpasalamat dahil sa sinabi ni Pastor Miller. Nakita niya kung gaano ito pa gaano dapat tayo maging mapagpasalamat. So, sa inyo, dapat ano ba ang dapat niyo mapagpasalamat? You can give. Bakit kailangan na maging mapagpasalamat sa'yo? January. Ha? Sa? Dahil buhay pa. So, isa din yan, di ba? Dapat tayong mapagpasalamat from that very simple things. No? Dapat tayo mapagpasalamat. Buhay pa tayo ngayon. So, yan ay mga dapat nating isa-isip. So, lahat na mga biyaya, kahit gaano pa konti, ay dapat tayo maging mapagpasalamat. Okay, for the last assessment or activity natin, nais ko gumawa kayo ng steps kung paano kayo maging mapagpasalamat. Okay, that will be your assignment. Okay? Tama o hindi? Tama! Okay, so, dapat magbigay kayo ng halimbawa bakit kayo naging mapagpasalamat sa bagay na ito. Okay. So, okay na? Yes, ma'am! Okay, goodbye! Yes!